Okay, muli nating ipagpatuloy ang ating pag-aaral sa aklat ng Revelation na pinamagatan nating The Lamb Upon the Throne. At sana po ay maka-concentrate uli tayo rito dahil hindi rin madali. Maganda po ang aklat na ito, pero very special ang mga languages na ginamit. Very special ang structure ng aklat ng Revelation at kaya kinakailangan din natin talagang mag-concentrate para mapakinabangan natin ng husto itong ating pag-aaral sa aklat na ito. Buksan natin ang ating mga Biblia, Revelation chapter 12. Revelations chapter 12, verses 1 to 6. Babasahin ko po sa ang bagong ang Biblia. Verses 1 to 6. At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babae na nakadamit ng araw at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At sa kanyang ulo ay may isang putong ng 12 bituin. Siya'y nagdadalang tao at sumisigaw sa hirap, sa panganganak, at sa sakit ng pagluluwal. May isa pang tanda na nakita sa langit, isang malaking pulang dragon na may 7 ulo at 10 sungay. At sa kanyang mga ulo'y may 7 diadema. Kinaladkad ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga ito sa lupa. At tumayo ang dragon sa harapan ng babae na malapit ng manganak upang lamunin ang anak ng babae pagka panganak niya. At siya'y nanganak ng isang batang lalaki na siyang magpapastol na may pamalong bakal sa lahat ng mga bansa. Ngunit ang kanyang anak ay inagaw at dinala sa Diyos at sa kanyang trono. Tumakas ang babae sa ilang at doon ay ipinaghanda niya siya ng Diyos ng isang lugar upang doon siya'y alagaan nila ng 1,260 araw. Ito po ang salita ng Panginoon. Gusto kong sabihin sa inyo na ako ay mahilig sa basketball at magaling mag-basketball. Magaling ako mag-dribble, magaling din ako mag-shoot. Iyan ay kung walang nagbabantay. Pero pag may nagbabantay na, ibang nang usapan yun. No? Yung dribble na kala mo magaling, nawawala na yan. At yung pag-shoot na animo'y accurate, hindi na accurate yan. Iba kasi pag may nagbabantay. Iba na kapag mayroon ng competition. Pero nasusubok ang isang mahusay sa basketball kapag mayroong nagbabantay. Tama ba yon? Hindi yung nag-iisa ka lang nag-shoot at nagdi-dribble nang walang bantay. Alam nyo, ganun din sa buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano, nasusubok ang katatagan nito kapag may mga conflict, kapag may mga opposition, kapag may mga kalaban na, doon nasusubok ang kanyang lakas at katatagan. Pero nais kong sabihin sa inyo na pinapayagan ng Diyos na ang mga mananampalataya at tayo mga Kristiyano na humarap sa iba't ibang opposition, sa iba't ibang mga sitwasyon na mahihirap, hindi lang para mapatunayan kung gaano tayo katatag, kundi para makilala kung sino ang dakila na kasama natin na sinasabi ng salita ng Diyos, siya na dakila na nasa atin na higit kaysa nasa sanlibutan. He who is greater than he who is in the world. Yan yung nasabi sa 1 John chapter 4 verse 4. Ang church po, we have to be clear on this.
that the church in this world is a so-called militant church. Isang iglesyang nakikipagbaka. Merong church triumphant. Ano yung church triumphant? Yung mga Christian, yung mga membro ng iglesia ng Panginoon na nandoon na sa langit, triumphant na sila. Pero merong church militant. Ito yung nakikipaglaban pa. At lahat ng mga kasama sa church militant will fight, no? Will face opposition, persecution, and different conflict in this world. Iba't iba lang ang forma. Nandyan yung tukso kasi sa ating mundo eh. Tukso sa sanlibutan. Andyan yung mga maling turo. Nandyan ang pag-uusig. Yan ang hinaharap natin bilang isang iglesia. Hindi talaga madali ang buhay sa mundong ito para sa mga totoong Kristiyano. No? At this point, nandito na tayo sa ika-apat na serye ng pitong pangitain. In fact, dapat maintindihan natin, inilagay ko dito sa screen, na itong visions sa Book of Revelation, pwedeng isummarize yan sa seven visions. Pitong pangitain, ito yung magsishape sa Book of Revelation. Gusto ko lang ipakita. Ayan po, no? Visions that shape the Book of Revelation. So, ang unang vision ay yung the seven churches in Asia, chapter 1 hanggang sa chapter 3. Yung seven seals, ito yung chapter 4 hanggang sa chapter 7. The seven trumpets, ito yung tinapos natin noong nakaraan, chapter 8 hanggang sa chapter 11. Andito tayo sa bahagi naman na chapter 12 to chapter 14, the battle against the dragon. And then, the seven bowls, 15 to 16, the downfall of Babylon, 17 to 19, and then the new heavens and the new earth, 20 to 22. Nandito tayo sa bahaging ito ng pangitain ni Juan ng pakikipaglaban sa dragon. Sino ba yung dragon na yon? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ang mensahe na gusto kong i-highlight ngayong hapong ito mula sa talatang binasa natin na ito. The great drama of history centers around the promised Messiah who defeated the devil and who preserved the church. Let me underscore. The great drama of history centers around the promised Messiah who defeated the devil and who preserved the church. Yan po ang great drama ng kasaysayan ng pagtubos. No? Nakasentro yan kay Kristo na tumalo kay Satanas, sa Diablo, sa dragon, at nag-iingat sa kanyang tinubos, sa kanyang iglesia. So, hatiin natin sa tatlong bahagi. No? Tatlong bahagi. Una, let's look at the woman and her personality, and then the woman and her persecutor, the woman and her progeny. Progeny, yung kanyang anak. Kasi binanggit dito ay child, di ba? So, let's tingnan natin isa-isa. The woman and her personality. Now, contrary sa paniniwala ng Roman Catholic Church at doon sa mga medieval art na pinoportray sa kanilang mga simbahan, na sinasabi nila na yung binabanggit daw na babaeng ito ay walang iba kundi si Virgin Mary. Yan ang paniniwala nila. Kasi nga, siya yung, sabi, pregnant ng sa isang bata na ipapanganak. Eh, di ba si Virgin Mary yun? No? So, yun ang tingin nila. Pero, hindi yun ang tamang pagtingin doon. Sa dispensationalist camp, sa kampo ng mga dispensationalist, na mas marami ay ganyan sa mga ebanghelikong iglesia ngayon, usually, ang tingin nila rito, ang woman na ito ay yung Israel, ethnic Israel, yung mismong lahi ng mga Israelita. At sabi ito daw mga Israelitang ito na ililigtas daw ng Diyos sa huling bahagi ng kasaysayan, no, na ay sila daw ay ipipersecute ng dragon, no, sa panahon ng Great Tribulation in the future, yung 7 years tribulation, sila ipipersecute sa loob ng 3 at kalahating taon. Yun ang paniwala sa dispensationalist camp. Pero gusto kong sabihin, hindi tinutukoy ng talatang ito ang isang particular na babae. She is not any particular woman in history.
Gusto kong sabihin that this woman, the woman represents the Lord's church in all ages. Ang babaeng ito ay kumakatawan sa iglesia ng Panginoon sa lahat ng panahon. Basahin natin uli sa tag-Ingles, verses 1 and 2. And a great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. She was pregnant and was crying out in birth pains and the agony of giving birth. Now, gusto kong i-note ninyo ang ilan sa mga binanggit na mga salita rito. Mga salita na tulad ng araw, ng buwan, at mga bituin. Tulad ng sinabi ko, ang ginagawa ni Apostol Juan, kumukuha siya ng figure sa lumang tipan para i-describe niya ang isang katotohanan. Ngayon, ano ang maaalala natin na binanggit itong mga salitang ito ng magkakasama? Sun, moon, and stars. Yung di ba maaalala natin dito ay si Joseph the Dreamer? Naalala nyo sa Genesis chapter 37 verses 9 to 10, basahin natin, Genesis 37 verses 9 to 10, then he dreamed another dream and told it to his brothers and said, behold, I have dreamed another dream. Behold, the sun and the moon and 11 stars were bowing down to me. But when he told it to his father and to his brothers, his father rebuked him and said to him, what is this dream that you have dreamed? Shall I and your mother and your brothers indeed come to bow ourselves to the ground before you? Now, malinaw kay Jacob yung pangitain ni Joseph. Kaya medyo nagalit siya kay Joseph. Sabi niya, alam niya na yung sa pangitain yun na binanggit ni Joseph, no? Eh ang tinutukoy niya rito na araw ay siya at yung buwan ay yung kanyang asawa, no? At yung 11 bituin ay yung 11 anak ni Jacob. Na kung isasama si Joseph, magiging 12. Naintindihan niyo? No? At sino ba si Jacob? Si Jacob ay later on, ang kanyang pangalan ay naging Israel at si Jacob ang siyang original patriarch ng 12 tribo ng Israel. So initially, we can say na itong woman na ito na meron daw sa kanyang ulo ay corona o putong ng 12 stars ay kumakatawan initially sa lumang Old Covenant people of God, Old Testament covenant people of God, no? Sapagkat si Jacob ang original patriarch ng 12 tribes of Israel, and 12 tribes of Israel represents the people of God in the Old Testament. Okay? So sana nasusundan ninyo. Baka nakakatulog na kayo, ha? Yeah. So yung 12 tribo ng Israel ang kumakatawan sa iglesia ng Diyos sa lumang tipan. No? At yung 12 tribo na yon ay tinawag na 12 bituin. Na nandoon sa putong ng babae. No? Nasa korona ng babae. Ngayon, marami pa akong pwedeng sabihin pero kulang talaga tayo sa oras. Gusto ko rin sabihin na yung figure ng bright shining star ay isang tema na makikita natin sa lumang tipan. All throughout Old Testament, dinidescribe nito ang isang kalipunan. Halimbawa, bibigyan ko yun ng halimbawa. Natatandaan ninyo sa Genesis chapter 15 verse 5, no? Noong tawagin ng Diyos si Abraham, ito ang kanyang sinabi, and he brought him outside and said, look toward heaven and number the stars if you are able to number them. Then he said to him, so shall your offspring be. Saan hinahalintulad ang mga offspring ni Abraham? Ang magiging lahi ni Abraham? Sa stars. At
sino yung mga lahi ni Abraham sa lumang tipan? Sino yung mga anak ni Abraham sa lumang tipan? Ang iglesia! Ang church! Matatandaan din natin, pabalik tayo sa Revelation, ang Panginoong Jesucristo, dinescribe niya ang pitong iglesia sa chapter 1, naalala ninyo, sa Asia, tinawag niya itong pitong bituin at pitong kandelaryang ginto or seven lampstand. So, sila'y tulad sa mga tao ng Diyos na nagniningning sa isang madilim na mundo. Pero meron pang description dito. Itong babaeng ito daw ay tulad sa isang babaeng buntis na manganganak na. Pregnant woman. At in birth pains, no? Yung, alam mo, yung, paano ba yun sa Tagalog? Birth pains. Alam niyo na yun. No? Naghihirap dahil siya ay malapit ng manganak, di ba? Yun ang kanyang sitwasyon. No? So, yun ang description dito. Naghihintay sa araw ng pagpanganganak. At sino ipapanganak? Isang bata. So, sinasabi na ang bayan ng Diyos sa lumang tipan, ang iglesia ng Diyos sa lumang tipan, ay tulad sa isang babae na naghihintay sa araw ng pagdating ng Mesaya. Tama ba? Tulad sa isang babaeng naghaantay ng araw ng kanyang panganganak. Ganon ang tao sa ang mga tao ng Diyos sa lumang tipan. They were waiting and looking forward for the coming of Christ. Again, hindi ito isang bagong figure sa lumang tipan. This is not a strange figure in the Old Testament, yung waiting for the coming of the Redeemer. Was described like a woman in birth pains. Pag binasa nyo sa lumang tipan, maraming talata, kulang tayo sa oras, ano? Pero magbibigay ko ng ilang talata mamaya, na ang description lagi, habang naghihintay daw ang mga tao ng Diyos sa lumang tipan, doon sa pangakong Mesaya, ito'y tulad sa paghihintay ng isang babae na malapit ng manganak. No? Parang gustong-gusto niya ng manganak. Sana'y dumating na yung araw na yun. Isaiah chapter 26 verses 17 to 18. Anong sabi? Like a pregnant woman who writhes and cries out in her pangs when she is near to giving birth, so were we because of you, O Lord. We were pregnant. We writhe, but we have given birth to wind. We have accomplished no deliverance in the earth, and inhabitants of the world have not fallen. Sabi niya, Panginoon, para kaming mga manganganak na nababae, naghihintay na ng araw na yon. Pero ano nangyayari? Akala namin eto na, pero yung ipinapanganak pala hangin. Hindi pala siya. Di ba? Akala nila, si Saul na. Akala nila, si David na. Pero hindi pala siya. Akala nila, itong propetang ito. Pero hindi pala siya. They're waiting for the time na darating na at ipanganganak na ang isang Messiah. Micah chapter 4 verse 10. Write and groan, O daughter of Zion, like a woman in labor, for now you shall go out from the city and dwell in the open country. You shall go to Babylon. There you shall be rescued. There the Lord will redeem you from the hand of your enemy. So, this child na sinasabi na ipapanganak, hinihintay nilang maipanganak, ang siyang sasagip sa bayan ng Diyos. Ang kaligtasan ay manggagaling sa Kanya. Yan ang dahilan, mga kapatid, kung bakit ang bayan ng Israel ay pinreserve ng Diyos. Sa kabila na naging rebellious din ang bayang ito. Pinreserve sila ng Diyos eh. Di ba? Sapagkat mula sa kanilang linya, lalabas ang pinangakong batang Mesaya. The promised child would be born from their line. That despite of their rebelliousness, yung kanilang pagiging rebelde sa harapan ng Diyos, pinipreserve pa rin sila ng Panginoon. Hindi hinahayaang mawala sila ng lubusan hanggat hindi dumarating ang Messiah. Ang punto ron, mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo ay hindi lamang dumating
para sa iglesia, kung ang totoo, siya'y nanggaling din sa community ng visible church ang Israel na naghihintay sa kanyang pagdating. Ayun ang pinaka-misteryoso doon, ano? Ang Panginoong Jesucristo, hindi lang siya darating para sa iglesia, kundi siya ay manggagaling din sa kalipunan ng Old Testament people of God, ang Israel, no? At doon siya manggagaling. Siya yung woman na binabanggit. But this woman is not only the nation Israel. This woman is the church in all ages. Why? Sapagkat, alam nyo, pag sumunod ng mga talata sa mga susunod ng mga chapters na pag-aaralan natin, binabanggit doon yung 12 tribes of Israel, 12 apostles, di ba? So, ito yung nagre-represent ng iglesia ng Panginoon. Muna tayo sa pangalawang bahagi, the woman and her persecutor. Basahin natin verses 3 to 4. And another sign appeared in heaven. Behold, a great red dragon with 7 heads and 10 horns, and on his head 7 diadems. His tail swept down a third of the stars of heaven and cast them to the earth. And the dragon stood before the woman who was about to give birth, so that when she bore her child, he might devour it. So sino naman itong persecutor ng woman? Is none other, the dragon is none other than Satan's destructive activity. It represents Satan's destructive activity. So hindi tayo manghuhula kung sino nga ba itong dragon na ito. Matatandaan ninyo, nag-lead ako ng devotion sa Book of Job. At binanggit doon ng mga Leviathan at meron pang mga ibang mga halimaw doon na pag ititranslate yon sa Greek language, dragon. So yung dragon, yung idea ng dragon, meron na yan eh. Nandoon na yan sa isipan ng mga Israelita noon pa. Meron na yan sa kanila. No. So itong dragon na ito, pagdating sa verse 9, hindi lang natin inabot sa pagbasa. Basahin ko lang ha. Sa verse 9 ng chapter 12, kasi hindi tayo umabot sa basa natin, itinapon ng malaking dragon ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya ng buong sanlibutan. At siya itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapon kasama niya. So, lumalabas dito, mga kapatid, malinaw na yung dragon na yan ay walang iba kundi ang matandang ahas na tinawag na Diablo at Satanas na nanlinlang sa buong mundo. Ang dragon na binabanggit dito ay hindi isang apocalyptic monster. Baka maghihintay kayo doon sa darating na walang dragon na yun na mayroong lumalabas ang apoy sa kanyang bibig na nakakatakot ang mukha na katulad ng mga dinidescribe na sa yung Chinese New Year na mayroong dragon. No, baka iniisip natin na mayroong darating ganyan sa in a future date. No! He is the same serpent who deceived Adam and Eve in the Garden of Eden. At itong dragon na ito, siya yung nagpe-persecute sa church. No? Siya yung nagpe-persecute sa church. Ang sabi, meron siyang 7 ulo. No? 7 heads, each crown. Pero yung kanyang 7 ulo sa ay hindi ito tulad nung sa ulo ng babae na mayroong 12 corona na it's a victory crown, kundi ito ay crown of authority and power. Ibig sabihin, itong dragon na to mayroon din kapangyarihan ito. No, may kakayanan din ito. May lakas din ito. May impluensya rin ito. Pero sabi, mayroon siyang 7 sungay. He has 10 horns, which I believe, no, it implies multiplicity of powers. 10 horns implies multiplicity of powers. Na tatandaan nyo siguro na meron tayong series dito sa Book of Daniel, di ba? At doon sa Book of Daniel, merong nakita si Daniel na 4 na halimaw sa kanyang pangitain. At yung 4 na halimaw na yun ay ano? Tumutukoy sa Babylonia? Sunod? Medo-Persia? Sunod? Greece? Sa pangunguna ni Alexander the Great? At yung ika-4 ay ang Rome.
Nung dinescribe niya yung Rome, yung ikaapat na pangitain, halimaw, anong sinabi niya? Nakita niya, meron daw itong 10 sungay. Basahin natin, ha? Galikan lang natin. Daniel 7:7. After this, I saw in the night visions, and behold, a fourth beast, terrifying and dreadful and exceedingly strong. It had great iron teeth. It devoured and broke in pieces, and stump was left with its feet. It was different from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. Now, yung fourth beast daw na kumakatawan sa Roman Empire ay mayroong 10 sungay. Eh, ito ba'y literal na meron siyang 10 sungay? Hindi. Kundi, ayon nga sa mga commentators, like si Stuart Olliott ay sinasabi niya, it refers to the multiplicity of power of Rome. Alam nyo, mga kapatid, wherever you go, lalo na sa Europe, eh, nandoon ang Roman influence hanggang ngayon. Makikita. Yung mga mahabang kalsada roon ay itinayo pa yan ng mga Romans, no? Yung sistema ng gobyerno na merong Congress, na merong Senate. Saan natin isang kinuha yan? Hindi nang galing sa Amerika yan. Galing yan sa mga Romans. Sila yung original na nagtayo ng ganong klase ng system of government na merong Kongreso. May Senado. No? Tapos, yung competitive sports. Of course, yung mga Greece, mga Griego, ay nagsimula yan sa kanila. Pero mas pinalawak yan ng mga Romans, yung competitive sports. No? At yung mga languages natin, even English language, meron niyang mga Roman roots. Meron niyang mga ugat sa panahon pa ng mga Romans. No? Pero itong Roman Empire, ito ay na-split sa maraming empire. No? Ito ay na-split. Ito ay, kumbaga, nag-spring out pa sa maraming mga kaharian, sa maraming mga kingdoms, at maraming mga gobyerno. And I'm inclined to believe na ito yung tinutukoy rito na 10 horns. Hindi ito tumutukoy sa European Union na pinaniwalaan once upon a time ng mga ilang mga grupo sa sa mga kapatiran nating churches, di ba, no? Na yun daw yung European Union. Hindi. Kundi ito'y tumutukoy saan? Multiplicity of kingdoms. Yung nakita ni Daniel na yung Rome daw ay merong 10 horns. Ibig sabihin, yung Rome meron siyang multiplicity of powers, multiplicity of kingdoms, kasi ang Roman Empire nag-springs pa siya ng maraming estate, ng maraming empires. Yung modern Europe springs out from Rome. Siya yung pinaka-catalyst for areas of powers in the world. The modern world that we know of today emerged from Rome. And it is the world that will stay until the coming of Christ. Ang punto, yung 10 sungay ay tumutukoy sa multiplicity. Ano ba yung multiplicity sa Tagalog? Dami, no? Iba't ibang sistema ng kapangyarihan na may impluensya si Satanas sa ating mundo. Ang kanyang impluensya ay makikita sa iba't ibang larangan. Sa literature, sa government, sa mga lawmakers natin, sa judicial system, sa business industry, sa showbiz industry, sa media, mainstream media man yan o social media man yan, sa religion, nandoon din. Yan ang dapat nating tandaan. Napakadami ng impluensya ni Satanas. Iba't ibang larangan. No? Pero siya ang nasa taas ng lahat ng ito. Parang ganito, parang ini-imagine ko ngayon, ano? Yung mga Ukrainian, mga taga-Ukraine, di ba? Mga taga-Ukraine. Ano nakikita ng mga taga-Ukraine ngayon? At saka ng mga sundalong Ukrainian soldiers. Nakikita nila mga kanyon ng Russia, tangke ng Russia, di ba? Mga
machine guns ng Russia, ano pa? Siguro yung mga tawag nito yung mga rocket ship na mga na naka tinutumbok yung kanilang mga kampo. Yan ang nakikita nila. Pero palagay ko meron pa silang nakikita. Meron pa rin silang nakikita. Bukod doon sa mga tangke, bukod doon sa mga rocket, bukod doon sa mga ano, mga machine guns, nakikita nila si Putin. Tama? Yun din ang nakikita nila na nasa likod ng lahat ng ito, na nag-motivate ng conflict na ito. Yun ang katotohanan, mga kapatid, na dapat din nating tandaan. No? Merong nasa likod ng mga conflicts that we are facing as a church. And he is none other than the dragon, the devil. Dapat tayong tumayo sa ating mga paa ng may katatagan. Dapat tayong lumaban para idepensa ang ating teritoryo. Dapat nating harapin ang spiritual battle na ito ng merong katapangan. Furthermore, yung dragon, anong sabi rito? Yung kanyang buntot, no? Anong sabi sa Tagalog? Sign lang natin, ha? Yung kanyang daong buntot ay kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga ito sa lupa. Ano yun? Well, hindi na natin kinakailangan pang pahabain ang paliwanag. Naniniwala po ako at sumasang-ayon sa maraming mga reform commentators na nagsasabi na ito ay may kinalaman doon sa paghikayat ni Satanas sa iba pang mga anghel na sumama sa kanya para magrebelde sa Diyos. Ang aklat ng Ezekiel, mababasa niyo yon, chapter 28, dinidescribe doon yung pagbagsak ni Satanas na once upon a time, siya daw ay isang kerubin na nagrebelde sa Diyos. At kaniyang hinikayat ang iba pang mga anghel, kaya tinawag silang fallen angels. Yan ang totoo. Yan ang ginawa niya. Eh, di ba, masyado tayong mystified about doon sa nangyari sa Eden. Bakit naman, Panginoon? Yung si Adan at saka si Eva, kinain lang naman yung isang, siguro, ewan ko, ilang pirasong bunga ng pinagbabawal na bunga, lahat na pinarusahan niya. Diba? Naisip niyo ba yon? Bakit naman ganong katindi na buong human race na apektuhan doon sa pagkain lang ng isang pinagbabawal? Alam niyo ang sagot dyan, ang kasalanan ni Adan at ni Eva ay isang kasalanan na kung tawagin sa English ay accomplished ni Satan. Accomplice sila ni Satan. No? Lahat po tayo, we are guilty of aiding and abetting the devil in his attempt to dethrone God. All of us here. That is the enormity of sin. Yan ang katindihan ng kasalanan. Di ba, sa batas natin, kapag ka ikaw ang gumawa ng krimen at ikaw ay accomplice para gawin yung krimen, pareho kayong matindi. Ang kaparusahan. No? Yung mastermind at saka yung mismong nag-execute. No? Di ba ngayon, yung pinag-uusapan lagi, yung kay Percy Lapid, merong bumarel, pero merong nasa likod kung sinong bumarel. Di ba? Yung accomplish at saka yung mismong ano? Lahat tayo accomplish ni Satan eh. In one way or another. No? Ganon katindi yung kasalanan. That's how sin so enormous. No? We are in such predicament. And this is the reason why si Satan gusto niyang sirain, gusto niyang lamunin, sabi rito, yung parating na Kristo na ipapanganak. Binabantayan niya, di ba? Nabasa natin. Binabantayan niya yung babae habang ito ay nagbubuntis. Alam niya na yung ipinagbubuntis na yon ay ang tagapagligtas.
Kaya gagawin niya ang lahat, no, ng bagay para ang intensyon niya na dayain ang buong mundo at dalhin sa walang hanggang kapahamakan kasama niya ay mangyari. Anong ginawa niya? Papaano niya ginawa ang pagpigil sa pagdating ng ipapanganak na Messiah? Sinimulan niya noon pa. Sinimulan niya yan. Sinimulan niya noong mahikayat niya si Cain na paslangin ang kanyang kapatid na si Abel. Dalawa lang silang magkapatid eh. No? Eh kung nakuha niya yung puso ni Cain at yung si Abel ay masunurin sa Diyos, eh di tapos na ang kwento. Tama? Ang problema, hindi niya nakita yon. Ipapanganak si Seth. Si Seth, no? Nung ipinanganak, ang sabi, sa kanya nang galing yung godly line. Yung line ng Messiah sa kanya nang galing. Anong sumunod na pangyayari? Nagkaroon ng universal flood. Nilipol ang buong mundo sa pamamagitan ng baha. Akala ni Satan, may i-stop niya na yung godly line, yung line ng Messiah. Hindi, pinreserve niya si Noah, the righteous man. Tama? Pinreserve niya si Noah. Magpapatuloy naman muli yung godly line, yung tinatawag nating line of the Messiah. Noong nakarating, noong nandoon sa Ehipto ang mga Israelita, ang mga Hebreyo, anong ginawa ng paraon? Nang sila'y dumadami na gusto niyang patayin ang lahat ng ito. No? Ang ginawa niya ay pinahirapan niya at pinapapatay niya ang lahat ng mga ipapanganak na lalaki doon sa Ehipto. Pero napigil ba niya yon? Hindi, sapagkat ang ginawa ng Diyos, pinreserve niya si Moses. No? At si Moses ay inampo ng prinsesa ng Ehipto. At siya ang ginamit ng Diyos para ilabas ang bayan ng Israel doon sa Ehipto patungo sa lupang pangako. Eh, patuloy pa rin sa pagre-rebelde ang bayan ng Israel. Ano ginawa? Yung Northern Kingdom, 'di ba, nahati ang kaharian. At yung Northern Kingdom, sinakop ng mga Assyrians, pero hindi ang Southern Kingdom. Nagtagal pa ang Southern Kingdom, pero nagrebelde rin. Dumating ang mga Babylonians, dinala sila sa Babylonia. Ilang taon? 70 years of captivity. Pero, hindi nagtagal ang Babylonia sa kanyang pamamayagpag. May tumalo sa mga, sa Babylonian Empire. Yan ang imperyo ng mga Persia. At, si King Cyrus the Great ay nagbigay ng kanyang utos na lahat ng mga alipin sa Babylonia ay umuwi doon sa kanilang lupain. Nakabalik uli ang mga Israelita. Nakita nyo? Yung panot nilalabanan ni Satan, pero hindi siya nagtatagumpay. Nakabalik uli. Nung araw na dumating ang mga pantas, hinahanap nila ang ipinanganak na hari dahil nakita nila mula sa malayo ang tala. Nakausap nila si Herodes. Ah, nagplano si Herodes na ipapatay ang lahat ng mga lalaki na bata. Nailigtas si Jesus Christ sapagkat napunta sila sa Egypt. Anong punto ko rito? Lahat ginagawa ni Satan para hindi maipanganak yung Messiah. Pero naipanganak ang Messiah at lahat ng evil intention niya ay nabigo. Now let's go to number 3, the woman and her progeny. The child is the Lord Jesus Christ, the Savior of His church. So tatlong tauhan ang nakita natin, the woman, the church, the dragon, the devil, the child, the Lord Jesus Christ, the Savior of His church. Verse 5, she gave birth to a male child, the one who is to rule all the nations with rod of iron, but her child was caught up to God and to His throne. Now, this is a beautiful summary of our Lord's incarnation, life, death, resurrection, and ascension to the right hand of God in heaven.
no? Yung lahat ng past, alam nyo, lahat ng the only possibility na malinlang ni Satanas ang buong mundo, maisama niya ang lahat ng tao sa buong mundo sa kanyang kapahamakan ay kung mapigilan niya ang pagdating ng Mesaya. Pero alam natin, kung dumating ang Mesaya, lahat ng kanyang evil intention natalo. At Christ's death, doon sa kamatayan pa lang ni Kristo, sinira na niya ang gawa ni Satanas. Kamatayan pa lang, ha? Wala pa yung muling pagkabuhay. Kamatayan pa lang, sinira niya na ang kapangyarihan ni Satanas. Basahin natin. Hebrews chapter 2 verse 14b. That through death, he might destroy the one who has the power of death, that is the devil. Pero ang mas matindi, muling nabuhay si Kristo at umupo doon sa trono ng langit. Yun ang sinabi rito. Na yun daw, verse 5, di ba? Yun daw pinanganak na lalaking ito ay inagaw, dinala ng Diyos sa kanyang trono. So, yung pong paniniwala ng mga dispensationalists na si Kristo ay ang darating na hari at pagdating niya, maghahari siya rito sa mundo ng 1,000 taon ng kapayapaan, hindi natin tinatanggap. Sapagkat yung hari, binanggit na rito eh, na yung ipinanganak daw, ang sabi rito, siya ang magpapastol na may pamalong bakal sa lahat ng mga bansa. Ngunit ang kanyang anak ay inagaw at dinalasad ng Diyos at sa kanyang trono. Naghahari na si Kristo ngayon. At yung kanyang base, yung heaven. Nandun siya. Diba? Nandun siya sa kanyang trono. Naghahari na siya. Pinaghaharian niya na yung mundong ito. Nandun nga lang siya sa kanyang trono. At alam niyo ba ang ebidensya na naghahari na si Kristo? Meron ang nagpapasakop sa kanyang pagiging hari. Yan ang mga mananampalataya. Tama ba yun? Meron na. Spiritual kingdom. Nandito na si Kristo. Matagal na siya nagahari. Matagal nang umiiral ang 1,000 years. Noong si Kristo yung umakyat sa langit at umupo doon sa kanang luklukan ng Diyos Ama, nagsimula na yung 1,000 years na yan. Sapagkat hindi naman literal na 1,000 years yan. Yan ang ibig sabihin ay long years. At sa kanyang muling pagbabalik, huhustuhin niya ang paghahari. Okay? Huhustuhin niya ang paghahari. So, ganun po ang sitwasyon natin dito, mga kapatid. Darating si Kristo, huhustuhin niya ang paghahari. Sa pagitan ng muling pagkabuhay at ng paghuhusto, ano, nasaan ang iglesia? Nasaan? Nasa wilderness. Diba sabi rito? Verse 6. No? Nandoon siya sa ilang. Nasa wilderness siya. Ano? Anong ginagawa doon sa wilderness? Nakikipaglaban para sa katotohanan ng Diyos, para sa kabanalan. Ang iglesia ay humaharap sa iba't ibang kapighatian, pagdurusa, pag-uusig sa iba't ibang paraan at iba't ibang anyo. Pero meron kayong mapapansin dito. No, verse 6, ngunit siya ano, ay aalagaan nila ng 1,260 araw. Yung iglesia daw nandoon sa wilderness, nakikipaglaban, pero inaalagaan. Gano'ng katagal? 1,260 araw. Kutumbas ng, binanggit din yan, 42 months. Pabanggitin din yan sa susunod. Yung 3.5 years. Now, this is not a literal number again, mga kapatid. Ito yung period of battle natin sa fallen world na ito until Christ will come again. Eh, bakit naman 3.5? Bakit naman 1,260 days or 42 months? Meron na namang Old Testament figure yan. Naalala nyo ba, noong si Elijah ay nandoon sa wilderness, sa panahon ng famine, nung kapanahonan ni King Ahab at ni Jezebel, 3 taon at kalahati siya habang naghihirap, habang may kagutuman, walang ulan. Pero ang Diyos nagpapadala sa kanya ng pagkain doon, mga uwak,
nakakainom siya doon sa brook. Imagine mo, ganun daw yung church tulad na Elijah, na 3.5 years, humaharap sa kagutuman, hinaharap sa famine, at iba-ibang mga problema, lalo na sa pagharap niya doon sa kay King Ahab na, at kay Jezebel na napakasamang hari at reyna. Iniingatan siya ng Diyos. Pinapakain siya ng Diyos. Ay, ganun din ang church. No? Pinapakain ng Diyos. Iniingatan ng Diyos. Tulad din ng mga Israelita, nung sila'y nasa wilderness, pinreserve sila hanggang makarating sila sa lupang pangako. The church is presently being preserved through various trials and tribulation while looking forward to the new heavens and new earth. So, mga kapatid, sa pagtatapos natin, marami tayong obligasyon, hindi ba? Marami tayong ginagawa. Kung ikaw ay magulang ng mga bata, sini-shepherd mo yung mga anak mo. Hindi madali mag-shepherd ng anak. Na? Tama ba? Sini-shepherd nyo yan. Hindi lang ninyo pinapakain yan. Inaalagaan nyo at tinuturuan nyo sa daan ng Panginoon. At hindi madali yon. Minsan madali lang magpakain. Pero yung turuan sila sa daan ng Panginoon, yun ang mahirap. No? Pero dapat natin gawin yan. Pinipilit natin maging tapat para matapos natin ang ating takbuhin, no? Nang merong katatagan at katapatan sa gitna ng kamunduhan at mga pag-uusig. Nagpe-perform tayo ng ating tungkulin na ilahad, ibahagi, palaganapin ang ebanghelyo ni Kristo sa gitna ng isang mundo na walang pakialam. Yung sinasabi nating apathetic world, walang pakialam. Sinasamba natin ang Diyos sa araw ng Panginoon. Sinusuportahan natin ang mga ministeryo ng iglesia ayon sa kaloob na binigay ng Diyos sa atin, ayon sa resources na ibinigay ng Diyos sa atin. Ginagawa natin yan. Hindi tayo dapat mapagod. Hindi tayo dapat manghinawa at matakot. Bakit? Sabi rito, God will nourish us. Huh? God will nourish us. Ibig sabihin, hindi tayo mag-iisa sa wilderness. We will never be alone in wilderness. We will be in constant battle. But as He promised, He will never leave us nor forsake us. Hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Yan ang pangako ng Diyos sa woman. Yan ang pangako ng Diyos sa kanyang iglesia habang siya'y nakikibaka sa mundong ito, sa ilalim ng impluwensya ni Satanas. Ingatan niyo yung katotohanan yan sa inyong mga puso, mga kapatid. While we are in struggle, while we are fighting, while we are going through many, many issues sa buhay na ito, keep that in your heart. God will nourish you. Manalangin tayo. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa katotohanan ng aming pong natutunan sa isang napakahirap na aklat na ito, ngunit napakaganda ng mga pangako at napakaningning at matingkad ng mga biyayang nakapaloob dito. Salamat po. Sulat mo sa puso namin, ma-encourage kami bilang isang church that despite of the fact that we are facing different trials and tribulations, You will never leave us. You will nourish us. Kami ay iingatan mo, kami ay aalagaan mo. Salamat po. Purihin ka, sambahin ka ng iyong mga mananampalataya. Ngayon at magpakailan kailanman. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.